Sa pag-asang makasampa sa barko bilang seafarers, ilang kababayan po natin ang nagtitiis sa mahaba at may init na pila para lang mag-apply. Pero ang problemang yan, mababawasan sa pagbubukas sa Maynila ng kauna-unahang Seafarer Center sa Pilipinas. Balita natin ni Bam Alegre. Sa Luneta, kayod marino sa mahabang pila ang mga naghahanap ng trabaho sa mga barko. Mainit na nga, may ilang pa raw na bibiktima ng mga illegal recruiter. Kaya naman binuksan ang kauna-unahang Seafarer Center sa isang mall sa Maynila. Pakay nitong padaliin ang proseso para sa interesado magtrabaho sa mga barko. Oras sa dumating ang aplikante dito sa one-stop shop, titignan niya lamang ang computer screen para maghanap ng trabaho na kanyang mapupusuan. Matapos ito, pupunta lamang siya dito sa computer station para mag-apply ng trabaho. Maghihintay na lamang siya ng tawag mula sa kumpanya. Na you have to check with POEA, with DOLE, meron bang lisensya. Tapos pangatlo, meron ba talagang trabaho? Kasi meron kang trabaho, tapos ang ending, pag napauwiin ka. Tuwing Lunes at Miyerkules, meron ding job fair. Nagtitipon ang mga kumpanyang nangangailangan ng mga empleyado. Karamihan sa mga trabaho, may kinalaman sa paghahati ng cargo o di kaya ilangi sa ibang bansa. Mahirap talaga ngayon. Lalo na pag first time mo, tapos mag-apply ka sa agency na malalaki, tapos wala kang experience, mahirap talaga. Bagamat pinapaboran ng mga marinong may karanasan na sa trabaho, may pagkakataon din daw para sa mga fresh graduate. Meron kaming cadetship. So, nagtatanggap kami ng mga kadete, nagpapa-exam kami, syempre may screening. Marami raw ang naaakit magtrabaho bilang seaman dahil mataas daw ang kita rito. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mahigit 3.9 milyon pesos ang perang ipinadala sa Pilipinas ng mga OFW seafarer noong 2011. Noong 2012, umakyat ang bilang na ito sa mahigit 4.4 milyon pesos. 12.5% ang itinaas. Bukod dito, hinahangaan daw ang katangian ng mga manggagawang Pinoy sa mga barko. Ibang ng atake ng Pilipino sa trabaho. Tapos kailangan mo yun kung 6 months, 9 months ka sa dagat. Wala kang ibang communication. Doon magaling yung Pilipino. Yung nakakatagal siya ng ganun. Bam Alegre, GMA News.